Farmers, ito yung ating intip sa inyo mga farmers. Ganito ang mangyayari sa ating binayutok na kape mga farmers. Halos malapad ka farmers, isang puno pero malapad siya. Makikita nyo sa aking video, kahit malayo, ayan makikita nyo yung kanyang bunga. Farmers, ganito yung mga farmers, yung ating binayutok, ganito ang mangyayari sa ating kape. Ito mga farmers ang ating binayutok na kape, ayan. Nakita nyo ka farmers, ito yung pinagbubungahan at ang kanyang bagong tubo. Ayan. Ganyan ang mangyayari mga farmers. Halos dumadami ang sanga. Iisang puno pero malaki ang nasasakop. Ayan. Halos maraming bunga yan mga farmers. Halos isang puno lang mga farmers nyo nakikita nyo sa aking video. Ayan. Ganyan ang mangyayari mga farmers pag ating binabayutok ang ating kape. Mas marami siyang pinagbubungahan. Sa isang puno lang mga farmers. Nakikita nyo mga farmers sa aking video. Alas isang puno lang yan mga farmers pero marami siyang bunga. Hindi kaya tulad ng ating ipoproning na mababa. Kung ano lang ang sanga, yun lang ang kanyang pagbubungahan. Hindi katulad nitong ating binabayutok. Ito mga farmers, nakita nyo yan. Oh, ito yung ating binayutok, yung nasa baba. Ayan, yan mga farmers. Ayan. Ngayon, ito yung tubo niya. Ayan mga farmers. Sa bawat sanga, dyan tumutubo ang ating binayutok na kape. Ayan. Nakikita nyo mga farmers, ayan, halos pababa siya. Hindi tayo nag-pruning mga farmers ng ating kape. Ayan, mga farmers, ito yung ating binababa, ayan. Halos marami siyang bunga, nakikita nyo sa aking video. Mukha palang bunga niya mga farmers. Halos ganyan ang ating kape. Iisang puno, pero maraming bunga mga farmers. Ayan. Mataas man ang ating kape mga farmers, pero marami siyang bunga. Hindi gaya ng mababa. Kung ano lang ang sanga, yun lang ang pagbubungahan mga farmers. Yan mga farmers, nakikita nyo yung nakabayutok na yan mga farmers. Yan yung ating binayutok na kape. Hanggang pababa, nagbubunga siya. Ngayon, ito ang kanyang sanga mga farmers. Ayan, gaya na nasa ibabaw niya. Ayan, nakabayutok lang din yan. Alas maraming bunga. Yung bawat isinanga ay nagbubunga mga farmers. Ito lang kaibahan ng robusta mga farmers. Madali natin siyang maibabayutok. Hindi katulad ng barako, excelsa, mahirap ibayutok yan mga farmers dahil matigas ang kanyang puno. Hindi katulad nitong ating robusta. Ayan. Kahit saan natin dali niya, pwede mga farmers. Mas madali siyang ibayutok. Ayan. Mas maraming bunga. Ayan mga farmers. Ito ang ating harvest ngayong araw. Habang naghihintay tayo ng ating ibang kape gaya ng Excel sa mga farmers. Ayan. Ito lang ang ating simpleng tips sa mga gustong magkape mga farmers. Huwag na tayong mag-pruning. Ayan natin siyang tumaas. I-beben lang natin gaya nitong ating ginawa sa ating kape. Kahit malayo yan mga farmers, nakikita nyo ang kanyang bunga. Ayan. Alas makapal. Hanggang paloob. Mas maraming sanga, mas makapalang dahon, mas magandang pagbubungahan mga farmers. Halos isang puno lang mga farmers. Halos matagal na tayo mamimitas nito. Uubos na ng oras to mga farmers. Sa isang puno pa lang. Kaya kung magtatanim ka mga farmers, daihan nyo na ang inyong tanim. At mas maganda mga farmers, mintis na bata ang kape, mas magandang pagbubungahan. Gaya ng ating mga tinanim. Ito mga farmers, oh, nakita nyo. Ito na ating bagong kape. Alas magbubunga na rin yan mga farmers. Sakalang tayo magpo-pruning ngayon mga farmers. Pag ito'y maganda magbunga, atin ang ipo-pruning tong ating matatandang kape. Para pahinga muna siya mga farmers. Alas wala tayong ginagamit na abono niya mga farmers. Pero kung mamunga, napakarami mga farmers. Ito ang uri ng robusta. Kaya kung magtatanim tayo mga farmers, atin ang dagdagan. Kung maaari lang mga farmers, kung tumutubo yung apat na variety na kape sa ating area, ating itanim mga farmers. Para nang sa ganun, kung anong hanap ng ating buyer, maibibigay natin kaagad-agad. Hindi na sila lalayo para maghanap ng ibang klase ng kape. Gaya na nasa ating farm.
Halos isang variety na lang wala tayo mga ka-farmers na ating hindi nasusubok, yung Arabica. Pero ating aaralin yan mga farmers. Halos siguro naman mapapabunga natin ang ating yung bagong kape dito sa ating area. Halos marami siya mga bunga mga farmers. Gaya nitong nasa ating mga video. Ayan. Ito ang ating kape yan mga farmers. Yan. Halos maraming bunga mga farmers. Oh. Yan. Na nakikita nyo sa aking video. Yan. Yan lang kagandaan mga farmers. Imbis na maraming kape, mas maraming harvest mga farmers. Halos ganyan ating mga kape. Wala tayong ginagamit na abono rito sa ating kape. Ang ating abono mga farmers. Ito lang ating abono mga farmers. Yung ating magandang damo. Makikita nyo sa ating area na mataba ang ating kape dahil tinutubuan siya ng damo. Ang kape mga ka-farmers, pag wala ng damo yan mga farmers, tiyak, napakahirap pabungahin. Bigat tulad nitong ating area. Marami siyang magbunga mga farmers. Ayan, nakikita nyo sa aking video. Makapalang bunga niya mga farmers hanggang pataas. Ito lang kahirapan sa robusta mga farmers. Halos lahat na yan na ating pagbubungahan ng kape. Sa susunod na taon, wala na siyang bunga mga farmers. Hindi na siya mamumulaklak dyan mga farmers. Pag ating na-harvest itong ating robusta mga farmers. Halos ang daming bunga na ating kape mga farmers. Yan ang ating kape yan. Yan yung ating robusta mga farmers. Kaya sa mga bagong magkakape mga farmers, dagdagan lang natin ating kape mga farmers para malalaman natin kung anong kape ang mabunga sa ating area mga farmers. Okay.